Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano pong gagawin ko kung permanente po kayo mawawala sa buhay ko, Dok? Welcome back muli dito sa aking munting channel, mga kaabot kamay na pangarap. Emotional nga itong si Analyn na sinabi dito sa kanyang ama na si Dr. Tanyag na hindi nga raw niya alam kung anong gagawin kung sakaling napapahamak itong si Dr. Tanyag dito naman kay Elmer. Kaya dito nga parang napaiyak din itong si Dr. Tanyag nang marinig mula dito sa kanyang anak na si Analyn na may pag-alala pala ito sa kanya. At dito na nga humingi ng tawad itong si Analyn dito nga sa kanyang ama. At hindi daw dapat na magsalita itong si Analyn na mga masasama dito nga kay Dr. Tanyag dahil biktima lang din ito ng sitwasyon at hindi nga kasalanan ni Dr. Tanyag na kung bakit ay napabayaan nga sila noon dito nga ni Lynette dahil hindi naman alam ni Dr. Tanyag noon na nagdadalang tao nga itong ina ni Analyn na si Lynette. Kaya dahil dito, gustong-gusto na nga makabawi ni Dr. Tanyag dito nga sa kanya anak na si Analyn dahil hindi nga raw ito nakakatikim ng marangyang pamumuhay, lalo na't iginapa nga siya dito ng kanyang ina na si Lynette. At mapahangga ngayon ay naghihirap pa rin itong ang pamilya ni Analyn, kaya nakapagdesisyon na nga itong si Dr. Tanyag na itong ang ospital ay bukod tanging si Analyn ang tagapagmana nito. At lalo na't nalaman din ni Joselito Cruz na ito nga ang si Analyn na kanyang kakampi ay apo pala niyang tunay. Kaya naman nakapagdesisyon din itong si Joselito Cruz na ito nga ang tagapagmana itong si Analyn dito naman sa kanyang farm na Damgo Plaza. Dahil alam nga ni Joselito na maalagaan ng mabuti ni Analyn ang mga kayamanan na iiwan naman dito ni Joselito Cruz. Kaya porsigido na nga itong kanyang lolo na si Jose na ipamana at iiwan nga dito kay Analyn ang mga ari-arian ni ito, dahil hindi nga tatanggapin ni Dr. Tanyag na siya nga ang magmamana dito dahil may mga anak nga siya at itong ang si Zoe at itong si Analyn. Subalit ay nakatikim na nga ng marangyang pamumuhay itong ang si Zoe sa kabaliktaran dito naman kay Analyn. Kaya mapupunta lahat ng yaman ni Dr. Tanyag at dito ni Joselito dito nga kay Analyn Santos. Samantala, magagalit naman ang husto itong ang si Moira kapag nalaman niya na ang huling tagapagmana ni Dr. Tanyag ay walang iba kundi itong si Analyn, lalo pat nalaman ni Moira na mayaman pala talaga itong lolo ni Zoe o ni Analyn na si Joselito Cruz. Kaya naman manggagalaiti na naman sa galit hanggang wala ngang makamta na kayamanan ito namang si Moira at Zoe. Yan lang po at marami pong salamat ulit.